Jonas, ika-apat na kabanata. Nagalit si Jonas dahil sa pagkahabag ng Panginoon. Sumama ang loob ni Jonas dahil sa pagpapatawad ng Panginoon sa Ninive at galit na galit siya. Sinabi niya sa Panginoon nang siya ay manalangin, "O Panginoon, talagang hindi ako nagkamali nang sabihin ko noong naroon pa ako sa aming lugar na kaaawaan mo ang mga taga-Ninive kung magsisisi sila. Dahil alam ko na mahabagin kang Diyos at mapagmalasakit. Mapagmahal ka at hindi madaling magalit. At handa kang magbago ng isip na hindi na magpadala ng parusa. Iyan ang dahilan kung bakit tumakas ako papuntang Tarshish. Kaya Panginoon, kunin mo na lang ako. Dahil mas mabuti pang mamatay ako kaysa mabuhay." Sumagot ang Panginoon, "May karapatan ka bang magalit sa ginawa ko sa Ninive?" Lumabas si Jonas sa lungsod at umupo sa gawing silangan nito. Gumawa siya ng masisilungan at sumilong doon habang hinihintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pero naiinitan pa rin si Jonas. Kaya pinatubo ng Panginoong Diyos ang isang malagong halaman na lampastao upang maliliman siya. At labis namang ikinagalak iyon ni Jonas. Pero kinabukasan ng maaga pa, ipinakain ng Diyos sa uod ang halamang iyon at nalanta ito. Pagsikat ng araw, pinaihip ng Diyos ang mainit na hangin mula sa silangan. Halos mahimatay si Jonas na masikatan ng araw ang ulo niya. Nais niyang mamatay na lang, kaya sinabi niya, "Mas mabuti pang mamatay ako kaysa mabuhay." Sinabi ng Diyos sa kanya, "May karapatan ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman?" Sumagot siya, "Oo, mayroon akong karapatang magalit. Kaya mas mabuti pang mamatay na lang ako." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Nang hinayang ka nga sa halamang iyon na tumubo sa loob lamang ng isang gabi at nalanta rin agad sa loob din ng isang gabi, kahit na hindi ikaw ang nagtanim o nagpatubo, ako pa kaya ang hindi manghinayang sa malaking lungsod ng Ninive na may mahigit 120,000 tao na walang alam tungkol sa aking mga kautusan at marami ring mga hayop?"